At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa News Light, isang boost sa NLEX ang hinostage ng isang lalaki na hinihinalang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Alamin natin ang buong pangyayari sa ulat ni Joash Bermejo. Isasalbis nila ako! Balikan niyo ulit ako dito! Diretso piitan ang lalaki ng hostage ng isang pampasaherong bus sa NLEX kaninang umaga. Galing ng Tugigaraw ang Everlasting Bus na Bayahing Pacubao nang mangyari ang insidente. Kwento ng konduktor ng bus sa Kawayan Isabela, sumakay ng bus ang suspect nang nagpakilalang isang tendero. Nang hostage na siya, ang gusto niyang makausap media daw, sir. Wala namang ibang siyang hiniling. Hindi naman siya kumuha ng gamit ng pasahero ko. Pero sir, wala naman. Ang hiningi niya lang, sir, may makausap siya ng media. Kwento ng ilang mga pasahero ng bus, tahimik naman daw ang suspect sa buong biyahe. Ngunit pansin din umano ng ilang mga pasahero ang tila kakaibang kilos ng suspect. Pasado alas 6 ng umaga, pagsapit sa Santa Rita exit ng NLEX, nang bigla na lang umanong naglabas ng patalim ang suspect at dali-daling nagdeklara ng hostage. Sabi ko, ngayon nung ano ginanyan ko siya, tayo dyan ate, isara mo yung pinto. Sabi niya sa akin, biglaan lang. Eh di tumayo ako na, siyempre manginginig ako lumakad. Tumayo ako, eh kunwari na igaganyan ko yung pintuan doon. Pag ganun ang konsilyo niya, tinatago niya pa, maya-maya, hinatak niya yung Chinese na sa harap niya natutulog ba. Gamit ang isang balisong, hinostage ng suspect ang Chinese national na si James Uy na sakay ng bus. Natakot eh, kasi doon ang hotop sa akin. Siyempre, tapos takot labas, okay lang. Kutsilyo, chain kutsilyo, rakay tiyan, tapos kamay tiyan. Giit ng suspect, mayroon isang tao na nais umano siyang ipapatay kung kaya't umalis ito ng Isabela. Inirereklamo rin ng suspect ang umano'y ilang miyembro ng PNP CIDJ na umano'y nag-set up sa kanya at pinagbintangan siyang magnanakaw. Sa presinto, inamin ng suspect na nakagamit ito ng droga at 3 araw nang walang tulog. Pero ako po, nakakagamit din, hindi ko po itatanggi dahil meron po po sipag ng lakaw. Takot ang nangibabaw sa mga pasahero ng bus nito matapos maganap ang hostage taking kanilang umaga. Pero pasalamat pa rin ang mga pasahero sa maayos at mapayapang pagre-resolba ng problema sa pamamagitan ng tulong ng pambansang pulisya. Agad namang dumating sa Bulacan ang may-ari ng bus at siniguro ang pagbibigay ng tulong sa mga sakay ng bus na perwisyo ng nangyaring pang-hostage. Na lahat naman ng mga measures na para sa safety ng passengers, ginagawa naman namin. Pero yun, kasi last trip namin yun, gabi na yun eh. So, sumakay naman yung tao, siguro, yun ang hindi namin basta pinick up na lang siya, sumakay naman na maayos. Kakasuhan ng kasong serious illegal detention at alarming scandal ang suspect. Dito sa Giginto, Bulacan, ako po inyong kaibigan, Joash Bermejo para sa News Light.